pinakamatandang nilalang na namuhay sa mundo, natagpuan ang mga buto kamakailan lang sa probinsya ng Cagayan. Ngayon naman, sa isang kuweba sa probinsya ng Romblon, may mga nahanap ding buto ng pinaniniwalaang ating mga ninuno. Ito ang binansagang The Next Destination of Choice. Dito lang naman kasi makikita ang isa sa pinakamagandang sandbar sa buong mundo, ang Bonbon Beach Sandbar, pati na ang 5 hektaryang Cresta de Gallo. Welcome to the heart of the Philippine archipelago, ang marble capital of the Philippines, Romblon. Pero bukod sa nagagandahan ditong mga tanawin, ang Romblon tanyag din sa historical at cultural sites. Nitong nakaraang linggo, may nag-message sa aming Facebook fanpage na posibleng makadagdag daw sa yaman ng Romblon. Di umano, may nadiskubre silang mga buto at bungo na mas malaki at mas mahaba raw sa normal na buto ng tao. Ang hinala nila, posibleng mga labi ito ng mga sinaunang tao ng ating mga ninuno. Matatanda ang naging malaking balita kamakailan na sa kuweba ng Kalyaw sa Cagayan Province, natagpuan ang ilang mga labi na hinihinalang mas matanda pa sa lahi ng mga tao ngayon o Homo sapiens. Tinawag nila itong Homo luzonensis. Pruweba na isa ang ating bansa sa mga unang tinirhan ng sinaunang tao. Pero ang mga butong natagpuan sa Romblon, mula nga kaya sa mga sinaunang tao rin? Nakalagak daw ang mga buto sa Ilihan Cave sa Barangay Alad sa Romblon. Wala raw talagang nangangahas na pasukin ang kuweba noon dahil sa takot at paniniwala na meron doong nakatirang lamang lupa. Natatakot sila kasi kung halimbawa mahawakan nila o puntahan nila yon ay magkakaroon sila ng sakit. Yung mga espiritu ng mga namatay na yan, andyan lang sila, binabantayan yung kanilang mga buto. Si Mang Norbandi, may nakita rin daw doon na mga plato at banga. Ang mga plato na yun ay bininta na lang namin din. May nagpinan sa amin na 1 inch din. Pero ayon naman kay Mang Manuel, 1982 pa lang, nakita na niya ang mga butong yon. Pero matapos daw niya ang mga itong hawakan. Yan ang paghawa ko dyan, ito nagkasakit din, nagkasugat, hindi na gaano, nagagaling ang balat. Hanggang nito ngang nakaraang linggo lang, nung ang mga buto, aksidenteng nakita ng magbabarkadang ito. Yung kasama po kasi namin, may birthday niya. Napag-isipan namin na sabi namin sa bukid naman daw. Yung buto, hindi po namin nabilang. Marami po yun. Parang basag-basag na po eh. Sinamahan nila ang aming team na puntahan ang kuweba. 2 oras po yung lakad papunta sa kuwebang may mga buto. Mahirap po yung daan gawa ng matarik. Pagkatapos ng 1 oras na hike, may nakita silang isang buto na nakapatong lang sa pader ng kuweba. Ang sukat nito, nasa 16 inches. Kailangan nilang umakyat sa pader ng kuweba kung saan ang tanging makakapitan malaking ugat ng puno at mga baging. Sa trekking, may nakita pa silang ibang mga buto. Ito po. Pero hindi pa raw ito ang pakay. Up yan. Sumunod yung kanasin, nakasabit yung kaliwa mo. 10 minuto pang lakaran, natuntun nila ang isa pang pader kung saan naroon ang isang malaking bungo. Sa tanda nito, tinubuan na ng ugat. Pero pagpasok sa kuweba, doon na tumambad ang isang bungo. Yung iba, hindi rin pangkaraniwan ang hugis. Buto nga kaya ito ng mga sinaunang tao. Ang mga nadiskubring buto sa kuweba ng Romblon na iparating na sa pamunuan ng National Museum. At nito lang Sabado, sa pangunguna ni Angel Bautista, bumiyahe sila pa Romblon para suriin kung importanteng discovery ba ito sa kasaysayan ng tao. Nandito po yung evidence na tinatawag nating cranial reformation. Ang cranial reformation po ay isang prehistoric practice ng mga sinaunang tao dito sa lugar bago pa dumating ang Kastila na dinedeform nila ang ulo
nung bata pa ang individual. Nakita namin to sa mga area na may dating na Sung, Yuan, at Ming dynasty period, meaning from 11th, 12th, 13th, 14th centuries AD. Maraming mga theory o paniniwala ang mga archaeologists. Unang-una, pampaganda raw to sa mga babae. Pero nung aking pinag-aralan ang mga skulls sa mga lugar kong nabanggit, ito ay nakikita rin sa lalaki. So, at itong mga skull na may mga deformed o flat heads ay normally associated sa mga archaeological na material na matatawag nating mahalaga, katulad ng mga tradeware ceramics galing sa China at ibang bansa, mga sword o mga bolo na associated dyan, at mga ornaments. So malamang itong cranial reformation practice noong unang panahon ay related sa social status ng individual. Ito'y isang mandible na makikita natin na may evidence na nag-suffer yung individual bago siya namatay. Deformado ho yung kanyang mandible at parang may tumubong tumor sa kanyang mandible. So ito yung first time na nakakita ang Pambansang Museo ng ganitong human mandible. So sana ang local government ay makapagtulungan sa Pambansang Museo para maprotektahan ang mga site nito. Kung sakali no, ang mga turista o kahit sino man na Pilipino na pag may nakitang ganitong mga kuweba na may mga laman na bungo o kalansay o mga ataol, huwag nilang gagalawin. I-report nila kaagad sa National Museum o sa local government. Samantala, sa kabilang dako, makikita naman ang talipasak kung saan napakalinaw at asul na asul ang karagatan. Ang resort na papaligiran ng mga puno, nipahats ang mga rest house. Sobrang relaxing, sobrang peaceful. The beaches are beautiful. There's so much to discover. Sa dalampasigang ito raw, meron na ring inanod na pirapirasong ceramic plates na pinaniniwalaang mula pa sa Ming Dynasty ng China. When our historian Ambet Ocampo came over the place and visit us, he told us that it was from a Ming dynasty yet. And that only shows that the channel in front of our resort was once a seaway of the barter trade. Kulay puti at may disenyong asul ang mga basag na pinggan. Sa daming araw ng mga napulot nila, ang iba dinala na sa Maynila para gawing alahas. Pagkatapos po ng isang typhoon, pumupunta po kami sa beach. Marami kaming nakikitang we feel na is part of our heritage. We were given the opportunity na dito sa amin wina-wash out. Sa Tablas Island, makikita ang isang fish sanctuary. Bukod sa food spa, pwede ritong magpakain ng isda gamit ang iyong paa. Lagi mo sarap doon! Hindi lang pala sa lamang dagat mayaman ang Romblon dahil matagal na rin ditong balibalita. Nasa pusod ng karagatan ng Sibuyan, may lumubog na barko na malatitanic daw. Ito raw ang itinuturing na pinakamabigat, pinakamalakas at pinakamatibay na battleship sa kasaysayan, ang Japanese battleship Musashi. Pero pinalubog daw ito ng mga Amerikano noong World War II, taong 1944. At mula noon, wala nang nakakaalam kung saan ito eksaktong lumubog. Pero makalipas ang 70 taon, may natagpo ang barko sa kaibuturan ng Sibuyan. Taong 1944, sa kasagsagan ng World War II, isang Japanese warship na maihahalin tulad daw sa sinawimpalad na Titanic ang pinalubog ng mga Amerikano sa karagatan ng Sibuyan sa Romblon. Mula raw noon, wala nang nakakaalam ang eksakto nitong pinaglubugan. Hanggang makalipas ang 70 taon, taong 2015, isang barko ang natuklasan sa Sibuyan. Pinaniniwala ang may bigat itong 763,000 tons at ang haba nito, 862 feet o katumbas ng 10 basketball court. Ito na nga raw ang Japanese battleship Musashi. Nakita ang iba't ibang parte ng barko katulad ng
Imperial Seal ng Japan, ang Anchor, ang Valve Wheel, Steam Turbine, Propeller, Type 89 na baril, Twin 15.5cm guns, at Machine Gun Placements. Ang nakadiskubre nito, ang philanthropist at co-founder ng kumpanyang Microsoft na si Paul Allen. Sa pamagitan ng mini-submarine robot, nadiskubre nila ang warship na ito pero 8 taon daw ang inabot bago natagpuan ang shipwreck. Mga sinaunang buto, mga yaman ng nakaraan, lost and found na barko at napakagagandang mga tanawin. Dito lang lahat ng yan sa Romblon. Para sa inyong mga reaksyon, tweet na. #KMJS na.